Great morning. Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan. So, nandito po tayo ngayon para i-promote po yung cultural heritage po ng Region 8, Samar, Leyte, Diniran. Okay? Southern Leyte. So, ito po yun. Ito po yung the best po na itak. Ang tawag po dito sa Leyte ay Tinamban Farm Bolo. Okay? So, according to our ancestors, itong mga tinamban na mga bulo na to ay ginagamit talaga ito sa farm. Pero kinoconvert nila as weapon to defend themselves. Ha? Pagka mayroong threat sa family, or mayroong laban or away ng magkaibalang pamilya, so ginagamit nila as weapon. And according to our history na rin, kagaya po ng mga ninuno natin, paano sila lumaban po sa mga Spaniards. Kaya dumating yung time, base sa kasaysayan, ay pinaglaban, ay pinagbabawal po ito. Okay, so ito po, papakita po natin. Ayan po. So, yan ang Kampa. Makikita niyo po yung puluhan. Yung hawakan ay gawa po ito sa sungay ng kalabaw. Iharap po. Tingnan niyo po kung gaano kaganda. Ayan o, dragon head. Sungay ng kalabaw, at yung bakal po na ginamit dito, yung bakal po na ginamit ay ano po ito, ginaya po nila yung Japanese style ng paggawa ng bakal at ang paggawa ng swords ng mga Hapon. So, napakatibay, asero po yung bakal na ginamit. Ang gumawa po nito ay yung pamilya Liwanag, sila po yung na-feature sa Biyahin Group. Sa Carigara, Leyte. So, galing po ito sa Carigara, Leyte. Doon ko po ito binili. Mga ilang araw pa lang po, kararating pa lang po dito sa Bataan, sa Luzon. So, dalawa po ito ngayon. Limited po yung stock po natin. Dalawa po yung unhan ko po dito na Sansibar or Farm Bolo made in Carigara, Leyte. Yung mga taga Carigara po ay sila po yung well-known na pinakamahusay na gumawa ng mga sundang, tawagin sa amin sa Leyte sa Waray-Waray. Okay, so maganda rin po ito pang display kung mahilig ka sa mga koleksyon. Okay, napakaganda. Pwede rin po ninyo ito i-display ng kaganito. Paano ba? Yan, ganyan, no? Ganda tingnan, di ba? Display dyan sa bahay nyo. Ganda. So, at the same time, na ipapakita po natin sa mga bagong generation yung kulturang Pilipino. Itong kulturang mina natin from Region 8, Waray-Waray, Samar, and Leyte. So ito po yung favorite po nila doon ng mga gamit. Araw-araw po ito ginagamit kung pupunta sa bukid, paglilinis po ng palayan, yan po ginagamit sila. Hindi po pwede sila pumunta sa bukid na walang ganito. Kasi weapon na rin po ito para dipinsan yung sarili nila, baka may ahas yung tumubat kung saan mahulo. Yan. So, yan. So, yun na ba yung pinakamahaba? Okay. So, may mas mahaba pa po dito. Pero ito yung pinakamaliit. Meron tayong miniature. Miniature version po ito. Kita po natin. Yan o. Maliit. Ang kagandahan po nito, sungay din po ito ng kalabaw. Tingnan nyo yung puluhan. Ang maganda, pwede isuksok sa bulsa. Ayan o. O yan. Okay. So, kahit saan ka pumunta, pwede yung isuksok po natin dito sa likod. Pwede rin isuksok dito. Kung saan-saan yun po, pwede yung ilagay. Yan. Yan. Or pwede yung ilagay sa bag. Okay. Diba? Pwede yung self-defense na rin. Diba? Ang talim nito. Pambalat ng mangga, panghiwan ng sibuyas ka natin, pwede na rin. Hindi masusugat pag dinala, no? Kasi may ano siya. Mm-hmm. Hindi masusugatan pag dinala. Ay, hindi ka masusugat dahil mayroon siyang takob. Takob tawag nito sa amin. May anong tawag nito sa Tagalog? Takip. Takip. Or bayna ang tawag nato nila. Bayna. Pwede rin dito.